The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the one who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When we were young, our parents decide for us. Eventually, we have to decide for ourselves. Carl Jung, a philosopher, has said, "We are a product of our choices. We cannot blame other people for who we are. We have chosen to be who we are. It is not the environment. It is not your parents. It is not your friends. It is who decide for who you want to become." That's why the question of today, who do you want to serve? Who do you want to follow? Or in simple terms, what do you want to become? What do you want to become? My dear friends, my brothers and sisters, many times I have said this, that discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction in the future. What we do today will always have a consequence in the future. You have the freedom to make a choice, but no one among you has the freedom to choose the consequences of your choices. Do not forget that. You have the freedom to make a choice, but no one among you have the freedom to choose the consequence of your choices. Every yes that you will say entails a certain no. Every obedience entails a certain disobedience. Mag-asawa ka, may kasamang responsibilidad sa ayaw at sa gusto ninyo. Hindi yan yung ikasasaya mo lang. It comes with responsibility. Alam naman natin sa Pilipinas yan, package deal. Yung pakakasalan mo, pakisamahan mo lahat. Di po ba? Kapatid, kamag-anak, magulang, pinsan, di ba? Kasama yan. Kaya, bago ka mag-asawa, pagnilayan mo. Hindi yung pogi lang. Hindi yung maganda lang. Bakit mo yung pakakasalan? Mabait, Father. Susungit yan. Masipag, Father. Tatamarin yan. Mahinahon, Father. Sisigaw yan. No?
Father, lahat na lang kinontra nyo. Para alam mo, di ba? Hindi naman santo yung pinapakasalan mo. Tao, di po ba? Ano? Tao yan. Pag napagod yan, may hangganan yan. Kung ayaw mo lang pakakasalan na hindi gumagalaw, yun, kunin mo si Padre Pio, iwi mo. Hindi ang gagalaw. Di ba? Ay, tao ang pakakasalan mo eh. Magsasalita yan. My dear friends, my brothers and sisters, kung hindi ka mag-aasawa, may problema ka rin. Iisipin mo rin, paano ako pagtanda? Sino mag-aalaga sa akin? Ganon din. Ganon din. Sadyang mahirap ang buhay. The problem is that many of us don't want to decide. Why? Because we are so afraid regarding the consequences of our choices. My dear friends, do not forget this. Not to decide is a decision by itself. Not to decide is a decision by itself. If you will not decide, others will decide for you. Bakit ka nag-nurse? Gusto po ng nanay ko. Tapos malungkot ka bilang nurse. Di ba? Decide. Three types of people. People who make things happen. So, they decide for their future. People who wait for things to happen. They don't want to decide. They simply wait to happen. Worse, there are people who do not aware what is happening. Yun ang malungkot. Diba? Na hindi alam kung ano nangyayari. Bakit? Umaasa siya sa sabi-sabi. Hindi pwede. Whether you like it or not, with regard to faith, there's no neutral ground. Either you follow Christ or an enemy of Christ, whether you like it or not. Either you go to heaven or you go to hell. Yun lang yun. Kaya tinatanong, sinong paglilingkuran mo? Yung magdadala siya sa langit? Di ba? You decide. Hindi ko sinasabing, uy, sumunod ka. Ang tanong ko, saan mo gustong pumunta? Smoking or non-smoking? Yun lang yun, di ba ba? Ano? Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. At hindi lahat ng masarap may magandang kinabukasan. Pati ang pagkain mo, titingnan mo, masarap. Saan ka dadalhin yan? Di po ba, ano? Di ba, sarap na Mango Bravo, no? Oh. Yari ka. Ha? Kaya pag nilagay sa harap mo yan, nag-our Father ka, lead us not into temptation. Or else I will tempt myself. Di ba, ano? Simple lang ang buhay. Simple lang. Dati sinasabihan ko, bawal sa yan, bawal, bawal, bawal. Ano na sinasabi ngayon? Pag kinain mo yan, bawas araw. O, tapos, di ba? Ano? Ano bawas araw? Babawasan ang araw mo sa mundong ito, di ba? Huwag mo na pigilan ng nanay mo. Pakainin mo na lang gusto. Anak, sige, nay, bawas araw. Di ba? Ano? Aasa ka mahaba ang buhay, kakainin mo lahat ng bawal, di po ba, anak? Sino sisisihin? Nanay mo? Hindi, ikaw. Sino ba sumubo? Pinilit ka ba? Di ba, pinilit ka ba? Hindi naman, di po ba, anak? Walang pilitan yan. Kaya mamili ka ng kaibigan. Hindi ka nakakapili ng kamag-anak, pero nakakapili ka ng kaibigan. Total nakakapili ka, pumili ka ng ikabubuti mo. Di po ba? Ha? Ano sabi nila? Ha? Nakakamukha mo ang madalas mong kausap. Ha? Nakakamukha mo ang madalas mong kasama.
Kaya piliin mo yung madalas mong kasama, hindi po ba, ano? Sabi niya, kaya pala, ganun, Father, yung misis ko. Ano yun? Kamukha ng kapitbahay namin. Oh, diba? Eh, madalas siyang kasama, kapitbahay, di po ba? Oo. Oh, mas masama yung mister niya. Bakit? Kamukha ng manok. Oh, di ba? Kasi walang ginagawa, kundi hinihimas yung manok. Di po ba? Ano? Di ba? Yung madalas magkasama, oh, magkamukha na kayo. Di ba? Ano? Magkapatid ba kayo? Magjowa. Kasi madalas magkasama, hindi po ba? Pero bakit pag mag-asawa na, hindi na lang magkakamukha, no? Sino na kasama ninyo? Di ba? Naglabas ng picture, pinanood ko, kamukha nila mga aso nila. Oo, pati gupit. Kung titignan ka ng Diyos, sasabihin ng Diyos, ano nangyari sa nilikha ko? Pinili mo yon. Pinili mo yon. My dear friends, my brothers and sisters, please, I would like to urge the youth. I would like to urge the youth. Don't decide because you are simply being pressured by your friends. Decide for yourself. Because damn if you do, damn if you don't. Huwag niyong sayangin ang inyong kabataan. Huwag niyong sayangin ang inyong pagkakataon. Yung matatanda, well, inaani na ang kanila mga desisyon noon. Di po ba, ano? Habang bata ka pa, you decide what you want to become. What you want to become. My dear friends, my brothers and sisters, we all know that life is short and death is certain. As I always say this, life is short and death is certain. So know your priorities. Know your priorities. Because when priorities are clear, decisions are easily made. Kung hindi ka makapag-decide, ibig sabihin, hindi maliwanag sa iyo ang iyong prioridad. Second, stay focused. Stay focused. You will die alone. You will be buried alone. Hindi totoo yung sasama ko. Wala talaga sumasama. Wala talaga, maniwala kayo sa akin. Sa dinami-dami ng nilibing ko, hanggang iyakan lang, pero wala talaga sumasama. Maniwala kayo sa akin. Yung mga nagsasama, sasama. Nangudngud. Nahulog. Oh. Nung itinayo siya, ang tanong niya, sino tumulak sa akin? No? Hindi pa ako pari noon. Nagigitara lang ako. Talagang niyapos ko ang gitara kasi matatawa ako eh. Ay dahil nakita siya, minura niya kami lahat. Oh, malay mo. Nung umalis siya, nagmumura. Yun ang pinakatahimik na libing na napuntahan ko. Bakit? Lahat nakatungo. Habang may nagmumurang palayo, dinig mo ang hihip ng hangin. Shhh. At biglang may naubo. Tawa ng lahat. Yun ang pinakamasayang libing din na napuntahan. Hindi na naulit yun. Kasi lahat ng misa, sinasabi ko na yun, sasama, magpalista. Walang sumasama. Nung sinabi ko nga, pumiperma kayo dyan sa labas, sinusulat yung pangalan niya, di ba? May guest book, sumusulat kayo doon. Nung sinabi ko ang katotohanan, na pagkatapos ng libing, yan ang irarapol. Ang mabubunot siyang kasunod. Wala nang naperma. Diba? Stay focused. Live a balanced life, orat labora. Pray while you work, work while you pray. Because unless the Lord bless the works of your hands, you will labor in vain.
Kanina sinabi ko ito, bato-bato sa langit. Ang alin, ang katotohanan, hindi lahat ng ka-office mate mo, kaibigan mo. Yan ang katotohanan. Hindi lahat ng ka-office mate mo, kaibigan mo. Yung iba dyan, tahimik lang na nagdadasal. Kailangan ka mawawala. Bakit? Gusto nila ang posisyon mo. Di ba? Maniwala kayo. At pag kayo namatay sa trabaho, bulaklak lang ang matatanggap ninyo. After 1 week, may kapalit na kayo. Feeling ninyo, indispensable kayo. Di ba? Nasaan na nakaupo dito? Namatay na. Ganun lang yun. Di ba? At ang pag-apatay, no? Do not be afraid to make painful decision for God. As I always say this, stay focused, know your priorities, live a balanced life, ora et labora, and do not be afraid to make painful decision for God. Why? Because God has already made a painful decision for you. Amen. Again, my brothers and sisters, who we are is a product of our choices. Remember this. Your future will be dictated by the books you read and the people you are with. Your future will be dictated by the books you read and the people you are with. Hindi kasali ang Facebook. Candidly, I ask some people, who are the people you want to be with? And some beautiful answers. I want people who will bring me to my grave. Gusto kong aking mga kaibigan, yung mga taong maglilibing sa akin. The sad story, not all your families will bring you to your grave. People who will bring me to my grave. Second, maganda itong sagot niya, people I want to see in heaven. I want to see in heaven. So tingnan mo na yung kaibigan mo, kung saan kayo magkikita. Di ba? And third, the most important, I believe, is I choose God because He will be the one who will welcome me in heaven. Make the right choice. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.